Ayan po mga ano, kung nakita nyo po sa ating likuran, ay tiyan, nagpapausok po tayo ng Dayami. Isang purpose niya partner, para dagdag daw sa ano, pag pampabulaklak. So yung mga Dayami, mga idol, dito lang kasi Dayami ito, mga ganito. Maliliit lang. Ito, yan. Kiniipon po ito siya mga idol. Tapos, sisindihan na lang. Yan, sinisindihan. Pampadami daw po yan siya ng bulaklak dito sa ating mga ito, mas basa-basa, mas mausok, mas maganda. Oo, kung ganyan. Pag umaga pa talaga kasi may hamog. Kaway-kaway mga totoo mga Inday. Good partner. Morning mga idol. Sa araw po na to ay day 39 na ng aming pakwan. Andito pa rin kami ngayon sa Palumbi, Lambayong Sultan Kudarat, partner. At yes. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagpopulinate nila. Ika 9 days na po ng pagpulinate ngayon mga idol. At saka bukas is the last day sa pagpulinate ng ating mga pakwan. Ayun. So kasi after that pulinate partner, papahabukin na nila daw yung bunga ng pakwan. So doon na sila mag-focus sa drenching ng mga abono or whatsoever, foliar fertilizer at saka control na lang siguro. Mm-hmm. Kasi every morning, puro pulinate ang ginagawa. Ayun. So tuloy-tuloy yung kanilang ginagawa. Every 3 days may mga activity. So halos every day may activity talaga, pero alternate yung paggagawa nila. Pero ngayon sa hindi po nakakaalam at saka hindi po nakapanood sa video namin, no past video namin sa pagpapakwan, please panoorin niyo po muna yung step by step kung paano namin to ginawa dito. At saka po yung setup natin partner dito, partner, ay 5 hectares po ito, no? So yung aming pakwan 39 days na ito na siya, ganito na siya kaganda ngayon. Parang 50% yung advance natin partner itong 39 days. Yung mga nahuli na 50% or 2.5 hectares, medyo late po yun siya. Ayun. So, dahil sa ano yun, similyan natin na nahuli na pinahabol. Oo. At the same time mga idol, itong area po natin, ito yung oriental na variety ng seeds. Kung saan, merong seeds po ito siya mga idol, dito po siya nilagay kasi ang oriental po ang unang ma-harvest. Mm-hmm. So, pag nag-harvest yung seedless natin sa kabilaan, dito papasok yung truck. Mm-hmm. So, wala nang area. So, ito yung oriental mga idol na bunga. Ayan, kung saan, ito yung ginagamit natin yung mga lalaki niya pang pollinate sa mga babae. Mm-hmm. Yan o, ito. Yan, kung mapanood nyo po sa last video natin, dito tayo kumukuha ng mga lalaking bulaklak. Mm-hmm. Kasi, mas malaki daw ang potential na malaki ang bunga ng mga seedless kung ito ang ipopollinate. Pero walang seeds yun pag lumaki. Oo, yun ang kagandahan. Kasi hindi pwedeng straight na seedless lahat. So, dapat merong alternate. So, yun po. Sa past video namin, sobra talaga dito sa Lambayong madaming sakit ang nangyari sa mga pakwan. Halos lahat nag-breakdown. Kami, sa amin po ata dito, sa amin ang pinaka-una pang mag-harvest. Kung sakaling makapag-harvest tayo at pinipray po namin partner na umulan, and then dito na yung ulan. Kasi ulan na lang inihintay nila dito. Mag-2 weeks sa ata hindi umulan. Oo, so medyo matagal-tagal na din. So kailangan talaga ng ulan yung pakwan para at least gumanda yung kanilang pagapang. Yan, nakita nyo dapat ngayon, kung umulan, ano na sila sa gitna, no? Nakatagpo. Pero hindi pa. Tingnan nyo po kung gaano ka dry or dry katigas masyado yung mga lupa dito mga idol. Sobrang dry. Pero ang kagandahan part na ito, ang pinaka the best part is meron na talagang bunga. Yes, ito. So, usually ang bunga na ipapabuhay natin dito nasa 3 o 4, no? So, kung kayanin. So, usually ganun eh. So, ito isa pa lang. Isa pa lang. Ito isa. Yan, isa. Yun, meron din. So, yung pagpapollinate nila, every morning yun hanggang alas 10 lang, no? Minsan alas 10 na sila kasi nga yun lang yung ano talaga yung talagang nakatoka na schedule ng pagpapollinate kasi pag lagpas na do partner, ano mangyayari partner? Hindi na siya mapollinate. Ayun. So, kumbaga pag masyadong mainit na daw, hindi na siya mapollinate kahit lagyan mo pa. Iwan ko lang kung totoo mga idol. At saka kung early morning naman mga idol, yung iba kasi hindi pa siya nagbiyak parang ganito oh. Mm-hmm. Yung mga babae close na. Close pa, hindi pa siya nagbuka. Mm-hmm. So, pag medyo mainitan daw konti, ito ang binabalikan nila pagka mga alas na libya. Ito na yung napulinate, oh, partner. Ang liit, oh. Tingnan mo ito. Yan, napulinate na yan. Oh. Yan, sobrang ito din mga idol. Oh. Sobrang liit. Maliliit. So, yan, nabubuo. So, deform partner. Oh. Deform. So, usually, pag nagpupulinate sila, 10 days hanggang 12 days. Pero ngayon sa atin dito, 10 days okay lang na daw. 10 days na daw, sakto na. So, pero meron pa naman tayo sa kabilang side. So, bivisit natin. Kung makikita nyo yung video, medyo nakakatuwa partner dahil malalaki na yung mga pakwan natin. So, hopefully na survive na konti tayo sa trips at saka uod. Ulan na lang yung hinihintay natin. So, dito, 2 days ago, kung makita nyo po sa drone shots natin, nag-herbicide po dito mga idol. Herbicide. So, ito yung mga late na tanim.
So, pero yes, magaganda na yung mga puno nila, oh, dahil ang galing nung technician natin si Jury, no. So yan, oh, naagapan yung mga may sakit. Ayan, kumapit yung mga bulaklak, mga idol. Kaya tindis lang yung pag-pollinate. Ayun, so yan, yan ito, yung mga buno. Makikita nila, yan. Yes. Yan. Tinira natin last week, 2 days ago, is yung clear out ba yun, yung glyphosate. Oo. At the same time, yung malapit sa puno, mga idol, kasi hindi siya in-spray, malapit sa puno, magtitira tayo ng one side. So ito, ganito palang kalaki dito sa kabilang side, oh. Yan, okay. Yan. Pero maganda yung tubo, no? Yeah. Hindi na nabutan ng trips at saka ano yan, ng uod, partner. Oo. Pero yan, no, ganda. Sana ganito nung una, no? Kung ganito kasi sana. Kasi before pa man magapang yung pakwa natin na ano na, eh, na balda na, eh. Ito na una, oh, tingnan mo. Oh, tamaan siya, oh. Yan, oh. Oh, grabe, partner, oh. Puro tayo ng uod, no? Oo. Pero makaka-recover pa. Wala to. Wala pa siyang bulaklak. Dito na siya sa next, ano. Hopefully, makarecover na yan. Ito, oh. Bagong mga pahabol. Yan. So, hanggang dyan kahapon, nag-herbicide sila. Ano, isang araw pala, partner, no? Oo. Isang to, this ago. Pero ito, pag ganito kasi ang schedule, yung mga ganito na nakalakay dito sa ilalim, ililipat nila yan. Magkakaroon sila ng schedule, papapunta nila dito. Oo. Yan. Yan, kasi dapat empty dito. Empty dito kasi dadaan ng tubig dito, eh. Dito yung mga part pa rin ng 2.5 hectares ng una batch natin, mga idol, kung saan nagkasakit ng mites, trips pala, at saka uod. Kaya ito yung mga unang batch. So I think baldado ito. Mm-hmm. Ito yung mga pahabol na batch. Mm-hmm. So ito yung nasa 2.5 natin na natira. Ayan, medyo malaki-laki pa. So mauuna yung 2.5. So mas medyo nakagandahan, medyo tamataas-taas na yung presyo ng pakwan. So sana makapaghabol-habol tayo ng partner, no? Sana pala rin. Pala rin. So at saka service din. Oo, service. So, hindi ata makita yung pakwan natin dito, partner, oh. Hindi pa na ano, hindi pa na ayos nila, oh. So kinain talaga ng kita. Ano. To. Parang iba, wala, no? Parang yung puro iba natabunan, yo. Pero i-spray na to siya ng one side. Ayun, oh. Hindi mo makita. Yan, oh. Malalim-lalim. Pero dito sa kabila, okay naman. Dito lang. Hindi nakabuylo yung iba. Yung iba nakabuylo naman, ah. Ayan. Makikita to pag na namatay na siya ng one side. Puro damo, eh. Ang nangyari, partner, medyo nahuli yung paglagay ng, ano, ng tawag nito. Itong, uhot. Oo. Dayami. Nahuli po yung iba. Kaya, ayan, oh. Noong isang araw lang, di ba, to naglagay? Oo, noong isang araw lang. Ayan. So, halos hindi pa makita dito. Kaya dapat pag ganito, usually kasi ang nangyayari sa isang sa ganito kalawak na area, 5 hectares, dapat maraming tao. Anim sila. Apat lang sa atin kasi. Natira apat sila. Mm. So medyo natagalan. Tapos mayroon na lang katao pa mag-pollinate. Nag-hire sila 10. Kaya yung mga tao natin dyan sa pollinate ngayon nakapokus at saka rinsing, yung dito siguro medyo kulang talaga, partner, no? Maybe pag medyo tapos na yung pollination dyan, dito na sila mag-spray ng one side. Oo. Para magiging clear na rin ito. Ay, hindi kasi makita, oh. So, pero mabilisan lang talaga yung pakwan. Nasa 65-70 days, ganun. So, medyo delayed po ito sa amin dahil nga natamaan ng sakit nung nakaraan. Pero nakarecover naman na. So ulan, yes, na lang naantay. Ang good things dito, partner, hindi siya natamaan ng trips. So maganda siya konti. Pero medyo payat kasi siya, madamo kasi. No? So yun lang ang, kasi naagawan siya, partner, ng ano, ng nutrients. Nutrients or sunlight. Madamo kasi. Madamo. Pero so, yung maganda, partner, yung tubo niya, no? May mga damo, maganda tubo, no? Expect natin dito mamatay na the following day. Ito na lang yung matitira kasi titirahin po ito ng one side dito. Mm-hmm. Yan, hindi makita, oh. Malawa. Ito, malaki na, oh. Malaki na yung isa. Yan, oh. Alright. So yung pag-aabuno nila ngayon, yung winner dito nilalagay, ilalagay dito yung winner. Yeah, ah, dito winner. Maganda din, partner, medyo clear kasi dito. Mm-hmm. Kung natira sana dito agad ng ano din, ng herbicide, parang ganyan din siya ang stage niya, oh. No? Malinis. Nauna sana, pero medyo nahuli. Pero makikita na nila, dumidilaw na, oh. Pero maano na din yan siya, mamamatay din siya. Oo. Sakto lang. Sana umulan. No? Yan. Yun yung problema natin ngayon, sana umulan po, mga idol, dahil ilang linggo na, 2 weeks na mula nung umulan,
Umulan naman before dito, naulanan yung pakwan natin, pero ang problema, natakin naman ng trips at saka uod. Mm. Yung pag nasobrahan kasi ng... Hindi, nagkataon noon ng palaging ulan, ng ulan, ng ulan, init, tas ulan. Doon na lumalabas sila. Kasi almost 3 weeks, di ba, na umulaan, na init. Nagpatanim tayo, and then nung umulan, pasalamat tayo kasi umulan, yun nga lang, naglitawan yung mga insekto. Yun lang. Ang problema lang kapag umulan, kasi 2 weeks nang ulang ulan, baka magbalikan naman sila, sana wag naman. Kasi dry na yung ating lupa, mga idol, kailangan ng ulan. Sobrang dry na. Hindi kaya po ng ano, ng pagdidilig, no? Pero yung sa iba, may mga technique naman sila, kasi yung iba, yung konti lang. Ito kasi 5 hectares, medyo malawak-lawak to. So, yung management, medyo marami dapat ng tao na kailangan. So, yan. Hanggang doon pa po, mga idol, oh. So, malaki po yung mga natiram partner, no? So, kalahati pa. Oh. Yung makita nila sa drone shot na video mo, di ba? Kalahati pa. Kalahati pa ang natitira doon na mapahabol natin na pakwan. Kasi isahan lang sana ito kung hindi nagkasakit. Yun nga lang, nagkasakit kasi yung mapakwan natin. Timing talaga. Kaya delay. Pero so, at least maganda ang mga natira, oh. Maganda yung tubo, no? Yan. So makikita nyo dyan sa likod, tingnan nyo, sobrang matataba na yung pakwan. Nakakatuwa kasi lumalabas yung kanilang dulo, no? Ayan nyo. So may puputi-puti yan, no? Makikita nyo. So maganda na partner, tingnan. Dito, yan. Sana makabawi tayo dito. Balik tayo dito. Ito, nabubunga na din, eh. Kasi... Ito yung mga naulang batch kasi. Malaki-laki na din yung napalabas namin ano dito. Pinansing. Pinansing, so... So dito, mga idol, ang ginagawa ngayon kasi, nag-washing, mga idol, kung saan after po na mag-drenching ng abuno, naglalagay pa pagkahapon ulit ng dilig ng tubig. Kasi sobrang dry talaga yung mga punuan nila, oh. Ito, tingnan mo. Ang pinaka ano dito, pag umulan kasi, makakagapang talaga ito. Kasi may mga ano to, eh. Tawag ito, yung sa gilid ba? Yung mga, tingnan mo yung dahon, nagka-crunchy na yung iba. So, needed nila na maulanan para malamig yung surface nila para mas mabilis silang gumapang. Ito, dry na dry, oh. Ayan. Wala pang bunga dito. Medyo late kasi dito, ito, banda. Ito, fungus to partner, eh, no? Pag-crunchy. Nagka-crunchy, pag-crunchy. Baka fungus. Fungus. Ayan, dito dapat nasa loob siya. Papaloob nila. So yan. So hindi po pala basta-basta yung pagpapakwan. Marami pa, mga huli natin, no? Ilang pa lang to. Pero partner, may tumawag partner na from Ilocos, wala daw pakwan ngayon doon. Ayaw nila mag-take ng risk kasi nga medyo tagilid talaga doon. Taginit. Sobrang init daw. Sana magmahal ang pakwan. Oo. Pag nagmahal ang pakwan, kawawa na naman yung consumer. Pero paswertihan lang talaga yung ano. Hindi naman kasi ano, partner, mandatory ang pakwan. Kumbaga mga mayaman lang makakabili. Unlike sa bigas, nakawa talaga yung consumer. Pero sa pakwan naman, optional naman kasi ang pakwan kung bibili ka, hindi. So kung mahal, okay lang din. Pabor din sa farmer. Tsaka, syempre, healthy kasi ang pakwan. Oo, yung mga consumer. Halos lahat kasi may mga shakes na sa mga hotels, ganun. So, pakwan, yan, no? Maraming needed sa pakwan. So, sa Manila pa lang siguro, baka bitin na to. Baka mamaya sumubra yung presyo ng pakwan ba? Baka ngayon pa lang mag 100 dito. Hindi pa, imposible siguro. Sa ibang lugar siguro, dito, di ba, ang pinakamahal is 30 lang. Comment down below sa mga nanonood po sa amin ngayon kung naabot sa video ito. Comment kayo kung saan sa inyo dyan. At mayroon ba kayong mga big time na mga buyers dyan ng pakwan? Mrs. kayo, ah. Ito, uy, wala na palang ano? Wala nang puno ng pakwan. Ay, meron. Mas makapal yung damo sa pakwan. Ako, tinanggal ko kanina, pre. Hindi na siya magadagad matanggal pag ganyan kasi malaki ng ugat. Baka mabunot yung pakwan. Ito, deform siya, mga idol. Oh. Yan. Pag may mga deform, iba na naman yung presyo. Reject. Yan. Pero at least, ito, maraming ano bilog. Maganda yung ano, partner, no? Kasi bilog na ito yung mga seedless natin na linyahan. Ito. Careful lang sa paghawa kasi baka mapas. Baka malaglag. Sayang. Future yan, baka 10 kilos ba tapos malaglag. Sayang. Kumaga, at least, yun po, at least nakapag-update kami dito sa inyo ngayon. Yan sila. Konting araw na lang, no? Pupollinate pa rin sila ngayon. Yun talaga. Yan. Sa mga challenging kasi manually yung pagpupollinate nila, hindi na kaya ng ano, eh, ng mga insects. Wala naman kasing insect dito. Meron naman yan. Siguro, pero hindi siya ganun. Very limited kaya. Lang. Mas kaya. Maganda pa rin yung manual pollination. Beside kasi sa, kung mayroong mga insect partner, ang explain kasi sa atin ng farmer expert natin is maganda talaga yung oriental i-pollinate dito sa seedless. Yun na talaga. Green seed sa ta yung brand ng ano natin, variety ng seedless, green seed.
yun ang practice nila, kaya susundin natin. Pero titingnan natin sa susunod, baka kung ano naman yung magagandang variety, no? At least ano natin, tingnan natin kung ano. Maybe soon magpapakuha ulit tayo. Oo. Magre-revise siguro tayo ng mga dapat gagawin, no? Oo. Baka nagtatanong sila bakit bakit pakwan ang napili nyo, gusto lang po namin matry. So, gusto lang makakain. Hindi, kasi gusto lang makatry. Oo. Ang pakwan kasi isa sa mga high value crops. So sa mga farmers natin, sa mga gustong mag-farm, so piliin nyo yung mga high value crops na tingin nyo is mas malaki yung kita. Pero timing din, kasi nga sa low of supply and demand, no? Pag sobrang daming supply, possible bababa talaga ang presyo. At saka mabilisan lang, 65 to 70 days. Pero ito sa atin siguro 1 month tayong harvest, kasi ito may mga bunga. Yung doon, kaka-herbicide pa lang, hindi pa gumagapang yung iba. Totoo. So, after this siguro, pag ma-harvest dito, doon na yung pinaka-focus na naman. Oo, so tuloy-tuloy yung ano, yung pag-harvest. At least, alam nyo na mas mabilis. Yun lang ang pinaka-preparation dito, partner. Magastos talaga siya. Yes, at saka dito sa gilid natin, mga idol, sandamakmak na mapuro munggo. Munggo dito. Magkano kayong kilo ng munggo? Hindi ko lang alam. Comment down below sa mga... Nasa 65 bata sa palingki. Oh, 65. So baka nasa 40 siguro o 35 sa punuan. Pwede yun. So baka sa Manila, mas mahal pa. Kasi nga, ano dun eh, konti lang siguro ang ano dun, production. Marami nang kamay pa sa pasahan bago makarating dun. So yun, partner, at least na kapag update kami ngayon, day 39 ng aming video, ng aming pakwan. Ito. So, yung sa likod, hindi na natin na alam kung day ilan na yun. Kasi mga pahabol yun eh. Oo nga, no. Hindi na alam. Late na talaga. Late mga na. To, mga ano pa lang yan, pre, mga 3 weeks. 1 month pa siguro yan, mga 1 month siguro. 3 weeks o 1 month na. Kasi sige lang ano pala siya kalaki. Maliit pa. Pero sige lang, update lang pa rin natin kung anong gagawin doon. Ayan. So lahat-lahat mga idol, magagawa po tayo ng cost and return analysis dito pag naubos po natin harvest dito. Oo. Kung magkano ang gastos natin, magkano na ba ang nagastos natin? Huwag muna natin sabihin, surprise lang. Pero dapat ang sa isang puno dapat nasa kung gusto niyo mas malaki talaga, dapat 2 o 3. Pero ito daw ang target is 3 to 4. No, yes. Sana. Sana. Pero yung iba kasi hindi kaya siguro mag-produce ng isa kahit ito kasi tinamaan tayo ng trips. Ito. May uod pa nga na tayo, oh. Baka wala na to, partner. Baka nga, oh. Pero at least yung iba naman buwe-buwelo. Ito, dalawa-dalawa, ganyan. So, 'yan, oh. Nakakatuwa lang din. So, 'yan, kaway-kaway kayo sa likod. Kaway-kaway, 'yan yung mga planters ano natin dito. Kasama. Mga kaibigan, no? At least sila ang nag-handle dito. So, bigay natin tiwala sa kanila at gandahan nyo kasi nako para sa atin lahat to. Ito na dalawang bunga, oh. Uy, ayan. Dalawang bunga, isang nodes. Magkasunod lang na nodes. Pwede pa yun. Hindi sila magagawan, pre. Magagawan talaga. Magagawan sila, no? So, at least, nakita nyo po yung video namin sa 39. So, mag-update kami sa sunod na mga ano videos. So, panoorin nyo po yung mga videos namin. Sana po may na-learn kayo at sana po mag-share din kayo ng mga ideas nyo kung ano pa ang mga possible na pwede naming i-apply o ano ba ang mga technique na pwede naming i-follow para sa inyo. Kasi baka hindi naman po kami ano, may technician naman, sila jury, no? At least, andito sila, ina-ano nila. Monitor. Monitor. At saka mga idol, pag nagkasakit yung mga pakwan, huwag po hinaan ng loob kasi usually mahinaan talaga ng loob, no? Magkasakit. Karamihan. Pero kung alam mo yung presyo, sumahataw, sumisigla konti. Oo. At saka, kasi ngayon dito, halos lahat dito nag ano sila surrender yung iba sa pagpapakwan. Ang pangit lang kung magkasakit yung pakwan mo tapos pabagsak yung presyo. Oh. Sabihin mo parang hindi mo na siya i-survive kasi mababa naman ang presyo. Ayun, yun. Pero kung nagkasakit tapos pataas yung presyo, hataw pa. Hataw. Medyo ano lang talaga, babawi sa presyo. Oo, may konting additional sa mga gastos kasi bibili kayo ng mga gamot na, basta mataas lang ang presyo. Basta taas ang presyo, babawi pa rin yun, sigurado yun. Wag lang bumagsak. Oo. Pag bumagsak, kagaya ng mga kamatis, abandon na. Oo. So, kasi halimbawa, magkano ngayon crates ang kamatis? Yung 100 na lang crates, 25 kilos, magkano lang? Logika 5 pesos na per kilo. Kung nagkasakit pa, edi ayaan mo na lang, stop na lang, tanggapin mo na lang na lugi. Ayun. Pero kung mahal, paglaban. Ayun, so, ayun, maraming salamat po sa inyo, mga totoong mahinday, partner. Thank you, yan naman muna ang ating update dito sa 39 days ng ating pakwan. So, maybe soon,
after following days, makakabalik po tayo dito, mag-update po tayo ulit mga idol. Ayan, tutulungan niyo kami mag-pray na mag-uulan para at least gumanda naman yung harvest natin para ano makabawi kung anong prestada natin dito. At maraming salamat po sa inyo at salamat po sa todo suporta niyo sa amin. Please share the video. Don't forget to subscribe kung bago ka pa lang sa aming channel and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. No, kahit hindi pa bago, ipapaulit-ulitin namin ni partner dahil baka hindi nyo na kasi yung pagpa-farm talaga is paulit-ulit lang ang cycle, halos lahat ng crush kaparehas lang naman, pero yung story ng mga person na ma-interview namin, yun ang pinaka na-amaze kami dahil nga iba't ibang iba't ibang life story, iba't ibang experience, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero, pero yun, pag sinunod nyo po yung discarte nila, posible po yun din na magiging resulta kasi isa lang naman tayo, dito tayo sa Pilipinas eh. So, ayan. So mga idol, baka magtaka kayo na medyo madalang yung pag-update natin dito kasi malayo po tayo kanina, mahigit alas 4 ng umaga pa po tayo nagbiyahe. So mga nasa isa't kalating oras to dalawang oras ang biyahe natin from Pulumulok to Lambayong. Kaya nga magastos talaga. Kaya medyo madalang ating update kasi malayo eh. Oo. So, madaling araw pa tayo alis doon pagdating dito mga 6:30 na or 7. Oo. So malayo kasi nga dito ang fitted sa pagpapakwan. Sa amin naman doon kasi high elevation. So, at saka walang malawak na rice field doon. Oo. So at least po alam nyo na sinisikap namin ni partner na magkagawa ng video na para meron tayong masunod kung sino yung mga tumatawag partner yung iba eh. Kasi kung ano ba distansya ng ganito. At least alam na nila ano distansya ng butas sa butas sa ganito. So pwede nyong sundin kasi effective din sa amin kung may palayan doon, possibly din effective din sa inyo yan. Tama po 'yon. Oo. So, at saka maganda talaga sa palayan. Lalo na ganito kasi kung may water pump ka, pag ganun na lang compare sa mataas ang dito kasi kumukuha ng pandilig. Sa gilid lang ipapaagos mo lang, hindi ka kukuha ng kung saan yung source ng tubig mo. Mhm. Kaya medyo madali. So 'yon yung tandaan niyo na water pump ang isa din sa mga sikreto diyan. So 'yan. Yeah. Tubig talaga. Tubig. Oo. So 'yon. Maraming salamat po sa inyo matutong mga hinday. Sana po kayo, may natutunan kayo sa video ito. Partner, thank you din. Yes. At nakapunta tayo dito ng mas maayos pa. Thank you din kay Jury, yung cameraman natin. Yan, so, tagahawak ng camera natin. Oo, tagahawak niya. Nanginginig na nga eh. Kakakapi lang. So yan, mula yan dito sa Palumbi, Lambayong Sultan Kudarat. Andito po kami sa aming 5 hectares pakwan. Maraming salamat po sa inyo mga totoong mga hinday. Happy farming! Kaway-kaway! Kita-kita sa susunod na video. Bye-bye! Mag-iikot po kami mga idol. Ikot-ikot pa tayo. Bye-bye! Ayos.